sabi ko po, hindi ko mo lalakasan yung loob mo kung hindi mo talaga i-insist sa sarili mo na kaya mo, hindi mo siya magagawa eh. So talagang kailangan isipin mo na kaya mo at magagawa mo. Very practical siya. Kung ano yung mga ginagawa mo, yun talaga yung itinuro sa'yo. So sa'yo na lang kung paano mo siya aralin, paano mo siya i-apply. Pero lahat na nandun na. As in, spoon feeding. Ika nga, spoon feeding. Tapos hanggang ngayon, yung support, andun, lifetime support as in. Very 100% lifetime support. I'm a graduate of BS Psychology, major in Human Resource Development since 2010. Since then, I am working as HR practitioner, and then I'm also work as a SPED teacher, special yung teacher with kids with special needs. And then way back 2018, since Miss Durley is our junior, we are schoolmate since we are same course. After that, so nakita ko yung mga post niya, actually 2017. Kaso, nung 2017, nagkaroon ng pangyayari sa company namin na naging, parang bigla akong nagising na hindi lang ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Parang gusto ko ng something better. Kasi parang ganun lang yung scenario, paulit-ulit lang na papasok ako, gigising ng maaga, uuwi, 12 hours a day, laging ganun. Tapos, gusto ko yung iba naman, yung something goal na mababago naman yung buhay ko, parang ganun. Kasi matagal na rin hindi naman kami nagkita ni Miss Durley. So parang nakita ko yung mga posts niya na meron siyang work from home, ganyan. Tapos parang triple yung naging salary niya. Parang sabi ko, pwede kong mangyari sa akin yung nangyayari sa kanya. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, paano mo siya ginagawa? Tapos di tanong-tanong ako, browse-browse ako. Tapos kaso sabi niyo, magkano yung enrollment fee? Sabi niyo sa akin na nasa worth 17,000 plus. 17,000 plus yun eh. Tapos di, nag-isip ako, sabi ko, wala naman akong pera that time kasi wala din akong internet na stable internet connection. Tapos yung laptop ko parang paano na rin, pabigay na kasi matagal na siyang binigay ng kuya ko. Talagang willing kasi akong mag-take ng risk. Mangungutang ako para ano, tapos kaso, unfortunately, hindi rin ako napautang na kapatid ko. Parang nagkaroon ako ng disappointment, sabi ko, parang ito na yung pagkakataon tapos hindi ko pa makuha. Tapos nung ano, di sabi ko, sige, hintayin na lang ako, baka hindi pa talaga ito yung time para sa akin. Tapos nung after nun, nakita ko, nag-post si Miss Dearly. Parang gusto ko kasing sabihin sa kanya na, ikaw na lang magturo sa amin. Total, parang i-share mo na lang yung ano sa amin. Kasi parang napakalaki talaga nung 17,000 plus para mag-enroll ako kasi hindi pa kaya ng budget. Tapos na-share ko nga kay Miss Dearly na, gusto ko na mag-resign. Sabi ko, gusto ko na mag-resign para gawin ko yung ginagawa niya. Tapos gusto ko din makasama yung mga bata, yung mga anak ko. Maalagaan din sila. Pero ang suggestion niya sa akin, sabi niya, ate, since ma-ahead ako sa kanya talaga, sabi niya, ate, huwag ka muna mag-resign. Sabi niya, huwag ka muna mag-resign. Yun ang ano niya sa akin. Siguro pag stable ka na at pag nakakuha ka na talaga ng client, doon ka na lang mag-resign. Yun yung natatandaan ko na sinabi niya sa akin. Tapos nung nag-post siya na magtuturo na siya. So, siya na yung magtuturo. Tapos, 5,000 pesos. Sabi ko, hindi ko na sasayangin yung pagkakataon na to. Kasi from 17 na kailangan kong i-prepare. Naging 5,000. So, sabi ko, kumbaga, ang laki ng difference. Hindi ko na sasayangin yung pagkakataon na to. Pag hindi ko pag-renab tong pagkakataon na to, sayang, sabi kong gano'n. Ito na yung hinihintay ko. So, ginawa ko, parang nangutang ako ng kalahati. Tapos sabi ko pa kay Miss Dirty, pwede bang kalahati muna yung ibabayad ko? So nagpaunang bayad ako ng 2,500. Sabi ko, tapos sa katapusan, ibibigay ko yung 2,500. So para lang maka-enroll ako, para lang makapag-ano ko. Kasi hinayang na hinayang ako sa pagkakataon kung hindi ko pa siya i-grab. Tapos pinayagan niya ako. Sabi niya, sige ate, mag-enroll ka na. Dinag-enroll ako 2,500. Hinulog ko pa sa 7-Eleven dito sa Limay. Tapos sinend ko sa kanya through GCash. Tuwang-tuwa ako noon. Ang problema ko noon, yung laptop ko, medyo mabagal na siya. Tapos yung internet ko, hindi stable kasi hindi siya naka-LAN. Nag-check kasi ako dito sa lugar namin. Wala pa siyang internet connection na available. So nagtiyaga ako sa pocket wifi na parang sabi ko, sige kahit anong mangyari,
gagawin ko ng paraan. Tapos buti na lang, that time, recorded lahat ng mga tutorial videos. Actually, hindi ako nakaka-attend ng gabi-gabi na meeting namin kasi nga, ang problema ko noon, yung internet connection. Ginawa ko na lang lahat ng mga tutorial videos ni Miss Girlie, nare-record niya. Binabalikan ko sa Slack kasi 'di ba nagkaroon kami ng Slack niyong group. Binabalikan ko siya tapos inaaral ko siya isa-isa. Habang inaaral ko siya, ginagawa ko siya. Yung talagang practical na kung paano yung step by step niya, ginagaya ko lahat ng tinuturo niya. Parang 2018 na nag-aral ako, parang naghintay pa ako ng 1 year para lang sa stable internet connection. Tapos nung nagkaroon na ako ng 2019, doon na talaga ako nagsimulang tinuloy ko yung inaral ko kay Coach Dearly. Parang ang ginagawa ko, maasikaso ko yung mga bata, pagkatapos nilang matulog, nag-aaral na ako. Inaaral ko na siya, pinapractice ko na siya. Tapos pagkatapos nun, ayun, parang sabi ko, lakasan na to ng loob. Sabi naman ni Coach, parang lakasan mo lang yung loob mo. Pag alam mo kayang-kaya mo na, pwede ka na mag-apply. So nag-try ako mag-apply noong 2019 na yun, na nagkaroon ng internet lahat. Tapos noong nagkaroon ako ng client, after two months pa yun eh, bago ako nagkaroon ng first client. Through email lang, parang 2 months na ako nag-apply sa kanya bago siya nag-reply. Tapos through email, tapos sabi niya, yun nga, parang wala na masyadong interview. Yung parang tanong-tanong na lang, ano yung ginagawa mo, magkano yung rate mo. Tapos sabi ko, sige po, $5, sabi ko niya, $5 na lang. Talagang grinab, kahit parang mababa yung rate, grinab ko yung opportunity kasi ang gusto ko, hindi ka matututo kung hindi mo siya i-apply. Yung application yung pinaka-importante sa akin para malaman ko kung ano pa yung kailangan ko matutunan. Kung, kasi parang lahat, okay eh, naaral ko na sa mga tutorial videos eh. Pero yung practical na talagang i-apply mo siya, iyon yung gusto kong matutunan. Nung nag-start na akong magtrabaho, so ang struggle ko naman, yung laptop ko. Kasi yung laptop ko, pabigay na that time. So nangutang ako ng laptop, bumili na ako para may magamit ako. So that time, yun na, parang sabi ko, ito na yung pagkakataon. Naging maayos na yung pagtatrabaho ko. So okay na yung laptop ko, yung stable na yung internet connection ko. Tapos yun, simula nun, nag-apply na ako ulit. Naghanap na ako talaga. Tapos sabi nga ni Miss Dirty, parang everyday 10 application a day. So ginagawa ko siya talaga. Kaya lang parang tumagal lang yata ng 3 months yung client ko. Kasi yung client ko na yun, parang starting business siya. Parang mas malaki yung nagiging gastos niya compare doon sa kinikita niya. So nag-decide siya na isarado muna yung business niya. Nawalan ako ng client. Pero buti na lang, siguro after 2 weeks lang, nagkaroon na naman ako ng panibagong kliyente. Dropshipping naman siya. Ang kliyente ko noon, Pakistani. Pakistan. So pag ganun pa lang mga kliyente, medyo hindi sila okay sa rate. Parang medyo mababa yung rate nila. So inano ko na lang siya, parang sabi ko, sige, experience din naman to, sayang, sabi ko ngayon, para malaman ko lang kung ano yung mga difference na business na i-handle mo at kung paano mo siya i-apply sa as being Facebook Ads Manager. Nung last year, nagkasunod-sunod na rin yung pagkakaroon ka ng client. Nakikita ko yung mga kasama ko na mas ahead sa akin. Parang ang ganda na ng progress nila. Meron akong kliyente na nag-offer sa akin worth 35,000. Tinanggihan ko kasi full-time pa ako sa company ko. Hindi ko talaga siya mahahandle. Parang ayokong i-commit yung sarili na tanggapin yung trabaho tapos hindi ko naman magagawa. Yung last month ng 2020, parang doon ako nabuhayan ulit ng pagkakataon na sabi ko, eto na yung time. Gusto ko pagpasok ng 2021, magre-resign na ako sa trabaho dahil magpo-full-time ako as Facebook Media Buyer. So, nagpaalam na ako sa boss ko, tumawag ako sa kanya. Wala na siyang nagawa. Biggest achievement ko talaga na yung transition. Ang bigat ng magiging mangyayari dahil iiwanan ko yung full-time job ko na iyon talaga yung main source ng income ko kung tutuusin. Kaya lang, dahil nga yung main goal ko talaga is gawin ko ano yung gusto kong gawin. So nag-decide ako talaga at totaling nilakasan ko ang loob ko. Ginawa ko talaga siya at gagawin ko talaga siya. At salamat talaga dun sa mga inspirational ni coach na yung talagang kung hindi mo lalakasan yung loob mo, walang mangyayari sa'yo. So yun, lagi yung tumatak sa isip ko na kailangan maging malakas lang talaga yung loob mo para magawa mo kung ano yung gusto mo. Meron po, ginagawa ko siya ng gabi.
4 hours a day. Tapos from 8 to 12, ganyan. Pero sa kanya naman, kahit anong oras, yun lang talaga din kasi since na nag-work pa ako as full-time sa umaga. So, inaalaw niya naman. At luckily, napakabait niya. Wala siyang time tracker. Napakabait niyang kausap. Noong una, parang nag-struggle ako. Sabi ko parang, ba't ganun? Kasi parang, hindi naman din ako ganun kagaling sa technology. Nagkakaroon na nga ako ng doubt sa sarili ko. Sabi ko parang, magagawa ko ba to? Sabi ko parang, kakayanin ko bang gawin to? Na, kasi parang hindi ko siya masabayan eh, hindi ko siya masundan. Lagi niya namang sinasabi sa amin, magkaroon ka lang ng time, kahit 30 minutes o 1 hour a day, aralin mo yung tutorial videos, i-apply mo siya. So, ganun yung ginawa ko. Every time na magkakaroon ako ng chance, kinukuha ko lahat ng tinuturo niya. So, hanggang sa ma-adapt ko siya, hanggang sa matutunan ko siya, sabi ko, oh, hindi ko mo lalakasan yung loob mo kung hindi mo talaga i-insist sa sarili mo na kaya mo. Hindi mo siya magagawa eh. So, talagang kailangan isipin mo na kaya mo at magagawa mo. Very practical siya. Kung ano yung mga ginagawa mo, yun talaga yung itinuro sa'yo. Sa sa'yo na lang kung paano mo siya aralin, paano mo siya i-apply. Pero lahat na nandun na. As in, spoon feeding. Ika nga, spoon feeding. Lahat-lahat na tinuro na ni coach. Ano pa ba? Tapos hanggang ngayon, yung support, andun, lifetime support as in. Very 100% lifetime support. Dun. At saka yung mga inspirational experience na sinishare, andun, lahat. Napakadaling aralin, ma'am. Kaya pag may mga nagtatanong, madali siyang aralin. Kumbaga parang sarili mo na lang talaga yung may problema kapag hindi mo pa siya natutunan. Kaya mag-accept na ako ng client being a full-time Facebook media buyer. So, sa ano na lang ako, sa bahay na lang ako, siguro kaya akong mag-handle ng 5 clients, gagawin ko. Ayun. So kasi talaga magpo-focus na ako. May mga courses pa kasi, mga pre-courses na binibigay si coach. Aaralin ko siya. Kasi eto na eh, marami na akong time. Yun talaga yung hinihingi ko talaga is yung pinagdadasal ko na magkaroon ako ng time para magawa ko na yung mga gusto kong gawin. Maaral ko na yung mga gusto kong maaral. I-update ko yung sarili ko para sa about Facebook advertising. Tapos yung mga kailangan ko pang matutunan, i-upgrade ko yung sarili ko. Yun. Yun po yung biggest goal na gusto kong gawin this time. Kasi yun lang yung kulang ko nung time na yun eh. Yung sasabihin ko na lang na nag-resign na ako. Sabi ko, nakaya ko na eh. Finally, nagawa ko na sa buong buhay ko na this is the biggest turning point na ginawa ko sa buhay ko. Nag-decide ako mag-resign na kung tutuusin, di ba? Ang daming sa sinasabi na nasayang naman, ang tagal-tagal mo na sa trabaho. Pero hindi eh. Mas, kumbaga parang looking forward ako sa goal at saka sa ano na, mas higit pa yung makukuha ko. Alam ko sa sarili ko, mas higit pa yung makukuha ko.